What's happening with y'all? This is Wisa Stillskin ng El Guerrillo Malagueros Bulacan's Finest Production or BF Pro. Once again, ako nga po pala si Wisa Stillskin at welcome sa One Sided Mind Channel kung saan tinatalakay natin ang mga bago luma ng mga kanta ng ating mga idolo mula sa kampo ng Donggalo at sa mga affiliated dito, pati na rin sa mga kaibigan nila. Alright. Well, before... tayo mag-move forward, I would like to remind you guys, if you want to be part of our little family, you can hit that subscribe button and turn on that bell. Lagay mo lamang yung sana all dyan. Click mo yan and you can be notified every time I put up a video. Or you can holla at your boy dyan sa comment section. Mag-usap tayo dyan. Any request or heads up, kausapin nyo lang ako dyan. Mag-usap-usap tayo dyan, mga kapatid. Maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa ating munting channel. Yo, hey, it's not about that fucking views, man. Ang mahalaga dito na i-enjoy natin ang music na mga paborito nating artists, okay? And I'm enjoying it, for real. Okay, so dito tayo sa channel ni El Capitan. Sorry but not sorry, produced by Shady Beats. And this was premiered 9 hours ago. At mayroon na itong 253 na likes at 8 bulok. No, kasama yan talaga. Okay. Yung pinned comment dito si Diablo TV. Yoo-hoo! What's going on, man? What up? All right. Anyway, nung kamakailan lang ay nakikita natin ang mga idol natin sa Donggalo Records. Na nandun sila sa Boracay ngayon, doing a business sa Boracay, because they're actually shooting 2 music videos. At man, that's a good thing, no? Alam nyo yun, nagtatrabaho kayo, and at the same time you're enjoying yourself, kasi man, nasa paraiso kayo at magkakasama kayo doon ng magkakapatid sa Donggalo at kasama mo yung hari. Man, nakaka-enjoy yun. So kung naka-follow kayo sa mga artists na yon, makikita nyo sila, they're doing live videos on YouTube, Facebook. They're posting pictures and a bunch of stuff, okay? And, man, that's a good thing. Updated tayo doon, okay? Pakinggan na natin tong Sorry But Not Sorry by El Capitan. Let's go! Si El Capitan ba tong picture na to? Siya nga siguro to. Man. Merong thunderstorm dito, kung naririnig nyo. Malakas ang kulog dito. Pag-ingin ng sorry, wala naman sa loob. Masyado mong tinatanga ang mga manunood. Masyado pang pa-baby, tundang buhal ang kulot. Hindi mo mapapagtakpan ang kalokohan dinulot. Yo, mga kap, no? I think sa nagdaang 4 lines na ito, parang may hint na kagad sa utak ko na ang tinutukoy dito ay si kulot nga, no? Kilala nyo naman siguro yon, yung di umano ay nahuli na naman na mayroong kalokohan na naman na ginagawa, ano? While he was trying to get his wife back. Eh, di ba? O nakikita, kung tama nga ako, itong ang yung vlogger na to na nagsusumikap na kuhanin muli yung kanyang asawa. At di umano ay nahuli na naman. And then, well, cornered na talaga siya. Na-corner na siya, mga kapatid. No? Kumbaga, yung likod niya ay nasa pader na. Wala nang lusot, man. Wala nang kawala. Wala na. Kahit na ano pang mangyari, alanin. Wala nang kachansa-chansa to. No? Ni daliri, hindi mo na mahahawakan. Kasi corner ka na eh. There's no way out. Wala na. Either magbaong ka sa lupa o lumipad ka sa langit, which is napaka-imposible. Ala na, corner na tong si Kulot. And naglabasa na yung umami na yung babae, kung hindi ako nagkakamali. And then there's another girl that uploaded a video na sinasabing this and that, kung paano ang diskarte ni Kulot sa kanya. And man, itong si Lotsku, nakakatawa po. Ha? Ani,
lumabas, naglabas na naman siya ng kanta. Like, humihingi na naman siya ng tawad. Man, paulit-ulit. Walang-wala na ba? Walang-wala na ba? Walang-wala na ba? Walang-wala na ba? Man, minamak pa niya yung boses ni ano, no? Minamak pa niya yung boses ni Kulot, man. Ganito yun, yung ano, yung medyo raspy na parang tumutusok sa tenga. Walang-wala na ba? Wala-wala. My precious. Di kami kagaya ng mga tigapakinig mo na kinukonsinti ka sa kamalian. Ano ba to? Nakita ko na dumaan sa newsfeed ko. Tila balita na ipapakain sa mga katulad nyo na madaling paniwalain sa kaunting pampakilig. Di ko na rin sukatakalain, dami pa rin palang tulik na nagsasabing idol, magaling daw kasi nakumanta. First masasabi ko wag tol, di nyo alam tunay na kulay niya. Biruin mo, nakaisa na nung una tapos na inulit pa. Swerte mo na sa tila diwata mong asawa, ba't nang rusunada ka pa doon sa... Man, ang bigat ng mga binabanat niya dito, no? Na, I think we're gonna lose some power, bro. Mawawalan tayo ng power kasi ang lakas ng thunderstorm. Oh, shit. I think this video is not gonna be available. Well, tingnan natin kung mag-wentro tayo, no? Man, ang sinasabi... Ah, balikan nga natin sinasabi niya dito. Ang sinasabi niya dito... Parang sinasabi niya dito na mukhang nililin lang nyo kami sa mala fairy tale na love story nyo eh. Kasi pag pinapakita nyo sa vlog nyo, ang sweet mo, nagre-regalo ka pa ng aso, sinusundo, nagpi-PA, ganito ganyan, inaasikaso yung dating asawa na kinukuha muli. And dumadaan sa newsfeed namin yun kasi nakikita, ano na eh, ang dami nyo... What the hell? Siguro narinig nyo na yun, ano? Kahit may noise cancellation to, sigurado maririnig nyo yun. Makikita ng tao kung ano yung istorya ng buhay nyo. Kasi, iyan kayo, mga vlogger kayo, pinapakita nyo sa amin yung buhay nyo, pang araw-araw. Ano mga kilos nyo. Pagkatapos, sabi dito, ang swerte mo naman sa madali, ang swerte mo na nga sa maladiwata mo ng asawa, tas nang nagloko ka pa rin. I mean, but, ang kati. Ang kati mo! Daling paniwalain sa kaunting pampakilig. Di ko na rin sukatakalain, dami pa rin palang tulik na nagsasabing idol, magaling daw kasi nakumanta. First masasabi ko wag tol, di nyo alam tunay na kulay niya. Biruin mo, nakaisa na nung una tapos na inulit pa. Swerte mo na sa tila diwata mong asawa, ba't nang rusunada ka pa. Sabi niya biruin mo, nakaisa na nung una tapos inulit pa niya. Ha? Tingin niyo mga kapatid, kapag ka ganun ba ang isang lalaki, ay maaari pa bang magbago yun? I don't know. Minsan, habit na yun, ano? Kasi nga, sobrang pera, fame, man, ang dami kasi, ano? Ang daming tukso dyan, eh. Like, ay, daming may crush sa'yo kasi sikat ka, may pera ka, you got nice cars, you got nice place. Shit. Yung mga nangangarap na biglang yaman, biglang famous, ay didikit sa'yo. And that's easy access. Doon sa TikTok magpapaawa, bawat pagluha mong kapalit pera, pati sa bata din na naawa, magandang buhay dapat ay wala na sa ginawa mo. Pinutakta yung bata ng mga kritisismo, napakagago. Naubos bigla yung kumpiyansa ni Jelly Gawang. Sige ngayon mo ipagmalaki na yung ginagawa mo ay tama. Para nga ba mapatawad ang dating asawa o para kumit? Sino yung batang tinutukoy? Ulitin nga natin. Ito ba yung bata na sinasabi kasi yung isang babae ay bata? Na minor de edad ba? Kapalit pera, pati sa bata din na naawa, magandang buhay dapat ay wala na. Sa ginawa mo, pinutakta yung bata ng mga kritisismo na... Yeah. Oo. Kasi magmumukha talagang masama yung isa eh, yung third party. Kasi alam mo naman eh ka na may asawa yan, bakit ka pumatol dyan? Ayaw ng langit na pag-usapan natin itong mga to. But, ito talaga yung totoo. Nangyayari yan. Man, ako, marami na akong nasaksihan na ganyan. Adultery and shit.
infidelity, lahat ng kasamaan yata, nasaksihan na natin. Well, kasama yun. Eh, kagaya ni Idol Joanne ng Lady Masta, ako po ay isang singer sa banda. And nag-abroad po ako. Yeah, I work overseas kasama yung banda. And I spent like what? Mga 10 years or 10 years or 9 years ang karera ko sa pagbabanda. And then nandito tayo ngayon sa US para buhayin yung mga naging resulta ng aking pagbabanda. Okay. Napakagago. Naubos bigla yung kumpiyansa ni Jelly gawa. Sige ngayon mo ipagmalaki na yung ginagawa mo ay tama. Para nga ba mapatawad ang dating asawa o para kumita? Baka sabihin. Ano nga ba talaga ang habol mo? Yung asawa mo o yung perang kikitain mo sa ina-upload mo na video? Ha? Kasi kinukuha mo, yeah. Sabi mo dati, sabi niya kasi dati. Hindi na kailangang may mga business kami ng asawa ko na hindi na kailangang i-video pa. Sa amin na lang 'yun. And then pinapakita mo sa mga tao yung mga effort mo and shit. Na syempre hahangaan ng mga umiibig, no, na uy, ganito pala ang dapat kong gawin para makuha ko muli ang tiwala ng ex ko. So mag-e-effort ako, ganito ganyan. Kayahin ko si ano, si Kulot. Meron pa isang, may isa pa palang sideline si Kulot, yung bata. Kimpabida, kaya ka ganyan ng git ka. Sayong sayo na yung titulong king na babaya sa kanyang reyna. Siya na nga yung tinutukoy dito. Okay na yun, may Kulot, king. Oh, wala naman sa loob, masyado mong tinatanga ang mga manunood. Masyado pang pabibi, itong tambuhalang kulot. Hindi mo mapapagtakpan ang kalokohan dinulot. Hey. Walang wala na ba? Walang wala na ba? Walang wala na ba? Walang wala na ba? Di kami kagaya ng mga tigapakinig mo na kinukonsinti ka sa kamalian mo. Kung mapapansin nyo, ano yung pagkakahok niya dito, yung parang sorry, ang baba ng tono, nasal. Ito yung mga kung ipe-perform man ito sa live, mahirap tong gawin kasi mababa eh. So iibahin mo to, aregluhin mo. Lalakas ka, lalakasan mo yung volume mo. Kakanta ka na mas malakas para marinig ng ibang na mga audience kasi nga maraming crowd, masyadong maingay. Hindi kayo magkakarinig. So, iibahin mo yung areglo ng kanta na to. Imahe sa tao, pagiging demonyo mo ba ay natapos mo na? Nagpaka-baby ama to sa madla pero di... Ay po, tiyo. Peking imahe sa tao, pagiging demonyo mo ba ay natapos mo na? Kaya maging ama sa anak niya. Kasi nga, ano, sa mga videos niya, pinapakita niya seryoso siya. Pero hindi pala. Nang mo mga bata, kinakanta nga yung kanta mo na para lang makabisa. Pero di alintana na masama ang dinudulot nito para sa kanila. Anong gusto mo? Kapag nagkasala ay gagawa na lang ng ganyang kanta para lang na masabing patawarin ka. Pero ending ang puta, umiisa pa. Sabi niya, anong gusto mo? Pag nagkamali ka, kakanta ka na lang? Kakantahan mo na lang ang... kumbaga, kakantahan mo na lang para... Iyon na yung pinaka-sorry mo. And then, papatawanan ka na, tapos uulitin mo ulit, tapos kakanta ka na lang ulit. It's fucking idiotic. Kapag pinuna, meron daw nang ihila yan ang kadalasang nire-rebat niya, pero di niya alam, pasalamat pa siya kasi yung katangahan pilit tinatama. Kapag meron daw namumuna, sabi niya, parang nanghihila. Kapag pinuna, meron daw nang ihila. Wow. Wow. Mas muna kami idami sa lahat ng kataratuduhan mong pinapakita sa madladi. Ang gawain na totoong haligi na tahanan bago sa'y gawain na napakalanding bakla. Sana di ang maranas na pamilya mo. Dadaan Pasko bago taon na hiwalay kayo. Dapat ay inisip mo na muna ang lahat bago mo pinagana yung ulo mo na nakatago. Ngayon mali. Pus. Man, tinawag na niya na bakla tapos sabi niya,
Kasi bakla moves yung mga ganun, yung mga alam niyo na, mga pagtungkol sa mga babae na man, gay shit, okay? Sabi niya, dapat nag-isip ka muna bago niyo pinagana yung ulo mo sa baba. Ilimos ka ng simpatya. Wala nang sisirain sa'yo kasi matagal ka nang sira. Sorry, wala naman sa loob. Masyado kang tinatanga ang mga manunood. Masyado kang pabibig, kanta mo halang kulot. Hindi mo mapapagtakpan ang kalokohang dinulot. Walang-wala na ba? Walang-wala na ba? Walang-wala na ba? Walang-wala na ba? Di kami kagaya ng mga tigapakinig mo na kinukonsinti ka sa kamalian. Sorry, wala naman sa loob. Masyado mong pinatanga ang mga manunood. Masyado pang pabibig, kintang buhay ng kulot. Hindi mo mapapagtakpan ang kalokohang ginulot. Walang wala na ba? Walang wala na ba? Walang wala na ba? Walang wala na ba? Di kami kagaya ng mga tigapakinig mo na kinukonsinti ka sa kamalian mo. Wow, that shit is fire, man. That shit is lit. Okay. Shout out kay El Capitan, man. That shit is fire. I loved it. Okay, gusto ko tong track na to at ilagay natin sa playlist natin yan. Once again, ako nga po pala si Wisa Stillskin ng El Guerrillo Malagueros Bulacan's Finest Production. If nagustuhan mo ang reaction na yon, ay you can hit that subscribe button at magsama-sama tayo dito sa munting channel na ito. Once again, Wisa Stillskin, y'all stay safe and stay blessed. I'll see you on the next one. Peace.